Hindi umubra ang mind game ni Jason Kidd kontra sa Boston kasi merong pang holiday yung Celtics. Nung game 1 kasi si Porzingis, gustong pagbakasyonin ng maaga ng Boston yung Dallas. 2-0 na sila sa series. Kahit si Luka pinabukaka na maaga yung ring pero hindi pa rin umubra. Meron naman nakakatulong si Luka pero yung second player dapat na shutdown ng defense ng Celtics, si Kyrie. Hindi pa rin nila mabuwag yung depensa ng Boston. Pinag-aagawan pa ng Celtics player kung sino ang didepensahan nila. Sa start ng first quarter, 7-2 run ang Dallas noon. Humabol ang Boston sa 5 minutes mark para sa 13-2. Yung Dallas umiscore ng 28 points sa first quarter, 25 naman para sa Celtics. 13 points na si Luka sa first quarter. Nang second quarter naman, lamang ang Dallas noon hanggang 4 minutes mark hanggang tumabla yung Celtics sa score na 42. Nagkaroon pa ng 12-9 run ang Boston para makalamang sila sa first half 54-51. Halos bumukaka na ulit yung ring para kay Luka pero wala pa rin. Naibaba ng Dallas yung 3-point shooting ng Celtics 13-15. Mas mababa yon sa average nila. Nasa 48% ang Mavericks, 47% naman ang Celtics. Tabla sila sa points in the paint, nasa 26 points. Turnover points, dikit din. Pero yung assist, nung game 1 meron sila sa first half na 15-5 para sa Celtics. Sa game 2 naman, 15-8. Si Luka merong 23 points, 3 assists, 3 rebounds, 9 out of 13 sa field at 3 out of 6 mula sa beyond the arc. Si Kyrie nasa 10 points pa rin. Bantay sarado ni Holiday at ni Derek White. Para sa Boston, si Holiday 17 points, si Porzingis nasa 10 points, si Tatum nasa 5 points, 2 out of 9 sa field pero nasa 8 assists at 1 turnover lang siya nung first half. Ang run pa ng Celtics nung first half sa dying minutes ng quarter, base pa kay Jason Kidd, ang pinaka main play nila sa defense is stop yung 3-point shooting ng Boston. Mga contested shot pa yung pumapasok, yung mga open shot doon nagmimintis yung Celtics. Nung third quarter, pumapasok na sa lane si Jason Tatum. Meron siyang 8 points nung third. Nagkaroon pa ng ilang turnover ang Dallas at yung Celtics nagkaroon ng 10-0 run para makalamang sila 75-63. Galing yon sa mga turnovers ng Mavs. 1 out of 9 pa noon ang Boston Celtics mula sa 3-point area sa 3 minutes mark ng third. Yung mga pasa ni Luka halos hindi na niya tinitingnan, pakiramdam na lang kung sino kukuha. Sa first quarter din, si Kyrie nasa 8 points. Pero nung mga sumunod na quarter, hindi na siya nakakaskor masyado. Nung third, free throws na lang, naibaba pa nila sa 6 points yung lamang ng Celtics. Pero yung buzzer beater na long 3 ni Pritchard ang nagpalaki pa sa lamang 83-74. Sa last quarter, 14-11 run ang Boston. Halos dikit pa rin naman sa quarter scoring, nami-maintain pa rin ng Celtics yung lamang nila. Saka yung defense, hindi rin nagbabago. Sa less than 1 minute, mababawasan sana ng Dallas yung lamang ng Boston sa 3 kung naipasok ni Jones yung bola galing sa pass break. Kaso, dininide ni Derek White. Teka, si Washington pala yung napalpal nitong si Derek White. Easy 2 points sana yung kaso hinabol pa rin ang depensa ng Celtics. Yung defense ng Celtics hindi makahanap ng sagot doon ng Dallas. 32 points si Luka, 11 rebounds, 11 assists. Pero 8 turnovers ang meron siya. Si Kyrie 16 points. Samantalang sa Celtics si Holiday nasa 26 points, 11 rebounds, 11 out of 14 sa field. Si Jaylen Brown 21 points at 7 rebounds. Si Jason Tatum nag-i-struggle sa field, 6 out of 22. Pero meron siyang 18 points, 9 rebounds at yung nasa 12 assists. Nasa 29-21 sa assist ang diferensya, Boston pa rin. Pero 21 turnover points ang yumari sa Dallas dun. Ito yung naibigay nila sa Boston. 12 points lang nun ang napakawala ng Celtics. Malas pa sa 3-point area yung Boston. Ngayon, 0-2 ang Dallas sa finals na hindi naman imposible na makabalik. Kaso mahirap nga lang kung makuha pa ng Celtics yung isang game sa home court ng Dallas.